Habarato na naman sang humay. Ma, nagutom na ko. Sinasabi na ang Pilipinas ay isang agricultural-based country. Pero bakit? Kung titingnan, masigana ang mga lupain sa Pilipinas. Subalit, hindi maikakaila na nahuhuli tayo sa mga bansang pag-aagrikultura din ang kabuhayan. Dagdag pa rito ang kahirapan para sa mga small farmers natin na suplayan ang kanilang mga pangangailangan upang makamit ang masaganang ani. Ipapakita namin sa inyo kung paano ito unti-unting nasolusyonan. Tara! Minabuti ng sektor sa agrikultura na pagtuunan ng pansin ang mga kahirapang kinakaharap ng ating mga bayaning magsasaka. Isa na rito ang paglunsad ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF program. Ang programang ito ay may apat na component. Una, the mechanization program. Paminigay ng mga makinang pang-agrikultura tulad ng hand tractor, disc plow, tiller, thresher at iba pa. Upang mapunan ang pangangailangan ng mga magsasaka, mapadali ang mga proseso mula sa production hanggang sa post-production at nang magkaroon ng kaalaman ng ating mga magsasaka sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Isa itong malaking hamon lalo na sa ating mga inhinyero o ABE students and professionals na mas lalong pagbutihin pa at huwag tumigil sa pagtuklas ng makabagong teknolohiya na makakatulong sa sektor ng agrikultura. Kaya, kung ikaw ay isang bayaw na nanonood nito, keep on striving for more, our farmers need you. Pangalawa, the Seed Program. Ang programang ito ay ang pamimigay ng butil na certified at abono para sa mga magsasaka ng libre. Isa sa mga ninanais ng programa ay ang panatilihin at tangkilikin natin ang local seed productions. Pangatlo, the Credit Program. Siyempre, hindi rin mawawala ang mga tulong pinansyal para sa ating mga magsasaka. Isa itong lending program kung saan magkakaroon lamang ng minimal na interes at collateral para sa ating mga magsasaka upang maitustos sa mga pangangailangan sa pagsasaka. Magkakaroon naman ng 0% interest kapag naabot ang mga pamantayan. Ang land bank ay magpapahiram ng 500 million annually para sa susunod na 6 na taon. Pang-apat, the Extension Services Program. Isa sa mga aktibidades sa ilalim nito ang pagsasagawa ng mga seminars o training para sa ating mga magsasaka upang managdagan ang kanilang kaalaman sa tamang pagsasaka at nang makamit ang masaganang ani. Ang ating mga licensed agriculturists ang nagsasagawa ng nasabing seminars o trainings. Ayon sa survey, tinatayang may 750 hectares na taniman o lupain sa nasabing barangay dahilan upang ang pagsasaka ang pangunahing hanap buhay roon. Isa sa mga beneficiaries ng RCEF program ang mag-asawang Demokrito at Roselyn Cubing. Sang kasinin, ang naligad ng mga tinuig daw mga 2 years na niguro, kung 3 years ang RCEF ni sa nag-aamo ng mga sekretarya, di ba lang? Ano sila na asosasyon, nagtukod sila. Tapos, amuna, nag-join kami. Tapos, sa pag-join namon, amun siya ang amo na nakuha na napanghatag sila sa binhi para sa mga nguma
sa amunisak ng balmagit yawan makasang bigi kay tuwod ng ano manisya inang certified na manipuno tapos ang mag-asawa ay residente ng Barangay Napoles, Bago City at sinasabing pagsasaka lamang ang kanilang pinagkukunan sa pang-araw-araw na gastusin. Bata pa lamang ay kinagisnanan nila ang pagtatrabaho sa bukid bilang isang hanap buhay. Si Aling Roslyn at Mamang Demokrito ay parehong unemployed. Kung minsan at kung hindi pa panahon ng pag-aani para lamang maibsan at malampasan ang gastusin sa bawat araw, ay naglalako ng mga kakanin si Aling Roslyn. Sila ay may apat na anak at kasalukuyang nag-aaral pa lamang. Ang panganay nila ay mas napili namang kunin ang kursong BS Agricultural and Biosystems Engineering dahil para sa kanya, gusto niyang tulungan ang kanyang mama at papa lalo na sa kabuhayan nila na siyang pagsasaka. Ang lahat ng natutunan ni Audrey Lynn sa kanyang kurso ay gusto niyang isabuhay sa kanilang pagsasaka. Siya ngayon ay kasalukuyang nag-aaral sa Central Philippine State University, modular na pamamaraan dulot ng pandemya. Si Audrey Lynn, mapisa ng bata sa wala nang matutong sa pag-ispila niya pala. Pag ina siya ng iya pag-ispila, intindi kita. Ang ama ni Audrey Lynn na si Mamang Demokrito ay dating nagtatrabaho bilang trabahador sa barko, ngunit dahil sa mga di inaasahang pangyayari ay nanatili na lamang ito sa nakasanayan, ang pag-aagrikultura. Kaya ang panguma, hindi man siling perfect man mga patubas, may kapiliuran man, pero ang gasto ara kita. Isa na sa mga problemang kinakaharap nila ay ang matinding gastos, lalo na sa pagbili ng mga pangangailangan sa saka. Mula sa pagbili ng butil, abono at iba pang pang-maintenance. Kaya laking tuwa nila nang mapasali sila sa RCEF bilang isa sa mga beneficiaries ng SEED program. Para sa akin, lako ang mabulig ang programa sa gobyerno sa mga mangunguma kahit ay kumuhang iyalang program ngayon eh. Kabulikin ni eh, hatag sa mga mag-ayuhan ng kabalang suli eh. Ay, hindi lang hilingan, magasto ka lang magasto. Kaya sa bulik sa mga gobyerno nga mo ni program, may binhi, may abono. Dako na nga bagay sa mga mga na mahatag sa mo lang na kahit eh. Ang biniaraan mo na, ma-certified naman na. Ayun, hindi ka na maulat ka lang sa kung napagay mo sa amon na sasyon. Bukod pa rito, isa rin sa mga trainees ng Palaychek Seminar si Aling Roslyn. Sa pag-harvest, dapat ng pahuwayon, bula ko nanay, bula, sige tubod, hindi na naka-sa pila mo lang antes mag-tubod ang mag-harvest ka, wala ni tubi, makapahuway sa guro, mga isa mga guro kabulan, di pag-lambos mo lang isa kabulan, ano mo naman isa, para dugo naman, ano naman na pag, ano mo, pagtanong, pagsabog, pag-antis sa pagsabog, ilang maginatudlo ang, kung pilakades, antis mo abunuhan, pilakades siya, isprihan isang mga, kung may mga sapat-sapat, bala, may mga sapat-sapat, may mga ulod-ulod, sa mga hilampon na. Isa itong patunay na napaka-life-changing ng programang RCEF para sa ating mga small farmers na sina Aling Roslyn at Mamang Demokrito. Bukod sa iwas gastos sa butil at mga abono, ay mayroon pa silang natutunan kung paano ang tamang pagsasaka. Salamat kami sa ilang silang pag-buhig sa akin sa mga humang. Ang pamilya Cubing ang nagpapatunay na kahit anumang hirap ng buhay, magpursige at maging masaya kahit sa mga maliliit na tulong na ating natatanggap. Sarsi, okay ka daw mambalong kahit
gatag sila yung ayuda sa mga mga kwan. Ang katulad na sa umunini-gani ng binhi, puso. Sa ngayon ay nasa pagpapahinga pa lamang ang lupa nila. At sa susunod na crop season ay gagamitin nila ang butil na galing sa RCEF at may susunod pang abono silang kukunin. Hi, nakakapagod! Kami ang inyong ka-agriventure na nagsasabing yun para yun! Sa kabudlayon sang pangabuhi, labi na sa pagpanguma, para sa atong tagsa-tagsa nga buhas damlag, kita maghimakas.